Pinagpalang buhay. Ikaw, bumati ka naman. Pinagpalang buhay rin po. Ito na naman po kami. Dadalan po ng magbabasa ng ano, mabuting balita ng Panginoon. Para para pagpalain po tayo. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hiling po tayo sa ating Panginoon at magpapasalamat. Sa ngalan naman, anak ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, kami po ay inyong patawarin ang gawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang sa aming kapwa, lalo na higit sa inyong Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya mo, sa iyong mga pagpapala, sa mabuting kalusugan, kaloob mo sa amin, sa aking buong pamilya at sa aking mga mahal sa buhay, lalo na rin po sa lahat ng mga tao na mga taong naniniwala at nagtitiwala at nananalig sa iyo. Panginoon, hipuin po ninyo ang mga taong hindi pa nakapasumpong sa iyo, naniniwala man pero hindi po lubos ang kanilang pagtitiwala sa inyo. At ganun din po mga taong nakaranas ngayon ng paghihirap. Paghihirap sa kanilang financial, spiritual, ganun din po sa kanilang physical na anyo, lalo na yung mga may karamdaman. Pinataas ko rin po ang aking kapatid na si Alex Flores ngayon na dumaranas po ng masamang pakiramdam. Inaangkin ko po ang kagalingan nilang lahat, ang kanyang buong pamilya, kina Ate Imelda at sa kanyang mga kasama sa bahay, kanyang anak at mga sa kanya ring ako. At ganun din po ang mga taong na nakaranas na yun ng may mga karamdaman. Lalong-lalo na yung apektado sa COVID na lumalaganap ngayon, yung virus. At ganun din po yung may mga karamdaman sa bulsa. Pagpalain mo rin po ang mga taong naghihirap. Yung mga salat sa buhay, yung mga walang tahanan. Nawa po mabigyan po sila ng pansin o may tutulong po sa kanila na maka-afford na sila po'y tulungan. Ganun din po, pinataas po ang lumalaganap ngayon na virus na mapuksa na, Panginoon. Lumayas na sa kalawakan, mawala na, mamatay na siya. Lord, kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may control sa lahat, Panginoon. Dalangin ko po na matapos na po yung virus na yan. Na ngayon ay number one, pinakatakutan ng buong mundo. Yung virus na yan, Panginoon. Balik normal na ang aming buhay. Ito po'y aking tinataas at pinapasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, ng bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas at kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord. Tayo po'y dumako. Dumako po tayo sa pagbabasa ng sa Biblia na
kami po'y inyong pagpasinsyahan dahil kami po'y nagkakamali. Mayroong ano talaga na nagkakamali, lalo na yung huling video ko na nandoon yung nag-iwi-iwi na yung mukha ko dahil inihi na po kasi ako noon. Hallelujah, hindi po ako nakakonsentrate. Kaya, dumako na po tayo sa unang pagbasa. Ang magbabasa, si Mark BJ. Ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Colossas. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap ng kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwagan na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag na sa kanyang mga hinirang niloob ng Diyos na ihayag sa kanila ang gaano kadakila ang kamangha-manghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit iparangal namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinasisikapang matuwid sa pamamagitan ng kalakasang loob sa aking Kristo. Nais kong malaman ninyo gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala na tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan na niya, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako po tayo sa Salmo. Tugoy mo dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang siya'y malakas kong tagapagsanggalang. Patibay ng muong na
aking kandungan. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Dima ko naman po tayo sa gospel, ebanghelyo. Okay. Sa mabuting balita ng ating Panginoon Jesus Christ. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Lucas Kabanata 6 Talata 6 hanggang 11. Sa iba namang araw ng pahinga, pumasok siya sa sinaguga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng batas at mga parasiyo. At baka pagalingin ito ni Jesus sa araw ng pahinga at nang maisakdal nila siya. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa lalaking hindi maigalaw ang kamay. Tumindig at tumayo sa gitna. Tumindig nga ito at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, matanong ko nga kayo, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan niya silang lahat sa paligid at sinabi sa tao, iunat mo ang iyong kamay. Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. Galit naman sila at magkakasamang nag-uusap-usap kung ano ang magagawa nila kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Hey, praise God. Thank you, Lord. Dumako po tayo sa mga kunting paliwanag, basahin lang natin dito. Sa ikalawang pangyayari, pwede sanang sabihin ni Jesus sa lalaki, bakit mo hinihinging gumawa ako ng isang bagay na bawal sa araw ng pahinga? Bumalik ka na lang bukas at pagagalingin kita. Pero mas pinili ni Jesus ang isang paghaharap sapagkat nangangahulugan na pagpapalaya ang ebanghelyo at magiging malaya lamang ang tao kapag inaamin niyang walang anumang bagay na sagrado sa lipunang nagtatangkang ipilit ang sarili nitong mga pamantayan. Walang anumang sagrado para sa Diyos, liban sa konsensya. Sagrado pala yung konsensya, o kaya pala pag mayroong hihingi sa iyo ng tulong at hindi mo matulungan,
Ay, nakukonsensya ako. Kung may konsensya tayo. Kung may konsensya, di ba? Ako may konsensya ako. Kaya, minsan, ay, bakit wala akong maibigay doon? Ay, bakit wala akong maitulong? Lalo na yung, ano ka, yung ang may lalapit sa'yo, mangungutang, tapos wala kang maipautang, dahil yung iniisip mo, ito lang yung pera ko eh. Ipautang ko pa ba? Pero pag alis niya, eh, nakukonsensya talaga ako. Wala tayong magagawa. Pero minsan naman, talagang bigla na lang din, kahit wala ako, di na lang akong kikibo. Baga, yung baga kung ano na lang yung pera kong hawak, minsan, iaabot ko. Yung baga, yung minsan na hindi mo mano yung sarili mo na kasi ma, baga nandun nga yung konsensya mo. Bigla ka na lang papasok na, bigla na lang papasok sa loob. Tingnan ko pitak ako kung ano yung meron o ano yung laman. O sige, ito pagdamutan mo o ito na lang. O ganun. No? Masarap nga siguro kung marami tayong pera, di ba? Masarap nga rin siguro kung meron ka talagang maitulong. Pero kasi ang Diyos hindi naman nagtatangi doon sa mga ano, sa mga mahihirap, sa mga walang pera, doon sa ano, o mahal niya ang may mga pera. Hindi, mas mahal nga niya yung mga mahihirap eh. Diba? Kaya yun, kailangan talaga. Kaya ngayon ko lang nalaman na sagrado pala yung konsensya. O nga naman, dahil kung may konsensya ka, di ka makatulog, bakit hindi mo siya natulungan? Bakit hindi mo nagawang tulungan yung tao? Diba? Eh, ang iba naman din dyan, kasi tumutulong nga, pero may sumbat. Tumutulong pero pakitang tao. Diba? Pero ayaw ko na ano, masama yun, masama. Iris. Lord, patawad ah. Tuloy po tayo. Baka kung saan pa tayo makarating. Saan na ba ako? Walang anumang sagrado para sa Diyos liban sa konsensya, dangal at kabanalan ng kanyang mga anak. Yun, ayun pala, may karugtong pa pala eh. May karugtong pa pala. Dangal at kabanalan ng kanyang mga anak. Yun talaga, hinahangad talaga ng Panginoon na magiging banal po tayo niya. Kumbaga, maging katulad tayo niya. Kumbaga, hindi man 100%. Dahil ginawa niya tayo na kawangis niya, di ba? Hanggat nasa sa ilalim ang mga tao sa isang kaayusan. Kaayusan sa ilang mga batas at sa ilang mga nasa kapangyarihan na itinuturing na sagrado at di mapupuna ninuman. Hindi malaya ang mga taong iyon at hindi sila tunay na mga anak ng Diyos. Oo nga. Katulad nga natin, oh, sabihin natin, alam natin, kilala natin ang Diyos. Ako nga, hindi ko talaga masabi na mahal ko ang Diyos. Kasi, sasabihin ko nga mahal ko ang Diyos, pero gumagawa ako ng kasalanan. Parang, nakakahiya naman kay Lord, di ba? Tingnan natin po sa ano. Jay, tingnan mo sa, basahin mo sa Unang Korinto, Kabanata 3, talata
21 hanggang 23. Tingnan mo din. Basahin mo. Para maliwanagan. Kaya't huwag ipagmalaki ni naman na sa tagasunod ng sinaman. Sapagkat ang lahat ng lahat ay para sa inyo. Si Pablo, si Apollos at si Pedro ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan at ay ang kasalukuyan at ang paghihirap, lahat ng ito'y hinaharap at ang hinaharap, lahat ng ito'y para sa inyo at kayo'y para kay Kristo at si Kristo na may para sa Diyos. O diba, tayo para kay Kristo at tayo naman naniniwala kay Kristo para din tayo sa Kanya at ang si Kristo ay para sa Diyos. Ibig sabihin, kung kaisa natin ang Panginoong Hesukristo, magiging kaisa na rin tayo ng ating Panginoon na Panginoong Diyos Ama na siyang may likha sa atin. Patuloy natin Jay sa Corinto 8 Kabanata 8 talata 4 hanggang 5. Kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa. At ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Kasi nga, di ba, iba-ibang sikta, iba-ibang parang panghirap ipaliban. May karapatan yung siguro magpaliwanag yun. May pinag-aralan talaga sa yung sa theology. Yun. Yung talagang nag-aral sila, yun, nakuha nila yan. Pero kami, wala naman eh. Pulot-pulot lang kami. Baga nagsusumika. Tapos, punta tayo sa Kulusas, Jay. Sa Kulusas, Kabanata 2, talata 20 hanggang 23. Namatay na kayo na kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahamak nito, huwag titikin yan, huwag gagalawin iyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan para ng ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hiling ng laman. Ang pagrespeto sa Diyos
na pumapatay sa mapanuri nating diwa ay hindi akma sa ebanghelyo. Hindi tunay ang isang relihiyong pumipigil sa atin sa paghahanap ng katotohanan at pagtatanong sa lahat ng kabalisahan sa buhay ng tao. Ang pag-aaral ng Biblia ay di nangangahas na alamin at isaalang-alang ang mga kontribusyon ng makabagong siyensya dahil sa takot na masira ang napakasimple nating pananaw sa banal na kasaysayan ay nagkakasala laban sa Espiritu. Kahit na sa ilang pagkakataon lamang ay kinakailangang labagin ni Kristo ang pinakasagradong batas ng kanyang bayan, pero ang pinakamabigat na pupuwedeng dahilan, ang kanyang dahilan sa paggawa nito para mailigtas ang kanyang mga kapatid. Amen. Amen. Naintindihan ba na ninyo yun? Sa pagkakaintindi ko, kung ano man yung pinagbabawal ng yung noong panahon ni Kristo, na yung sa simbahan, na yun nga, marami din silang bawal, lalo na sa yung sabi sa araw ng pagpahinga, kailangan huwag gumawa. Paano nga kung may taong kailangan ng tulong? Katulad nun nga, yung lalaking lumapit na gusto niyang gamutin siya ni Kristo. Ang ginawa nga ni Kristo ay sinabi niya na ganun, itaas mo ang kamay, tapos ganyan, di hanggang sa gumaling. Diba? Pero nakita siya ng mga batas. Pinagmasdan siya ng mga guro ng batas at mga Pareseyo. At baka pagalingin ito ni Jesus sa araw ng pahinga at nang maisakdal nila siya. Yung baga, hinahanapan nila ng butas si Jesus para maisakdal. O ano ba yung para maanuhan nila na bawal yun, bawal. Baga lumabag si Jesus sa kautusan. Pero dahil nga ang tao nangangailangan, yun, nilabag nga ni Jesus yung batas. Pero ginawa niya yun dahil dito, sabi nga, pero ang pinakamabigat na pupwedeng dahilan, ang kanyang dahilan sa paggawa nito para mailigtas ang kanyang mga kapatid. Kaya nga, di ba, kahit yung baga, binis niya ang kanyang buhay para maligtas lang din niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dapat nga tayo, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kailangan po natin talaga magbagong buhay. Magbagong buhay tayo para tayo ay mailigtas. Mailigtas sa kapahamakan. Di natin alam yung takdang panahon, di natin alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Diba? Malalim ang mga laman talaga ng ng Biblia, no? Ang makakaano lang yan talaga yung mga nag-aaral. Kaya nga ang mga pari, ang ilang taon sila mag-aaral. Diba? Ikaw ba, Didi, magpari ka?
excuse me. May surprise po kami sa inyo. Pang ilang araw natin to, Jay? Pangatlong araw. Papasalamat po kami. Bagamat hindi man namin hiniling na may mag-subscribe sa amin, kasi ito naman ginawa lang namin. Yung baga, hindi naman sa naghahangad. Ang amin lang talaga na maipagpatuloy yung aming yung pag-ano namin sa Biblia. Kasi tulad nga nung ano na nasabi ko nung una na excuse me. Na on-off po yung sinasalihan namin yung Biblical Apostolic. Dahil sa nangyayari ngayon na laging MSCQ. Ngayon, siyempre, porkit ba walang gawain, hindi na magbukas. Siyempre, dati talaga, ganun ang ano namin, buhay namin na may Biblia nga, pero hindi. Aminado po talaga ako, may Biblia nga, pero hindi binubuklat. Tapos, kung kailan lang may gawain, saka nabubuklat. Tama talaga yun. Nangyayari talaga yun. Kaya, ngayon, dahil sa nangyayari ngayon ng pandemya, para bang baga, na ano namin na, ano nga ba ang nangyayari ngayon? Kaya, ito, dahil nasimula na namin yung mga mag-ano ng Biblia, di, pagpatuloy na. Huwag na tayo tutulog-tulog. Yung may mga Biblia dyan sa bahay, buklat-buklatin nyo na. Kaysa naman, ngat-ngatin lang yan ng, daga, at saka ipis, at saka bahayan na lang ng mga cobwebs, mapuno ng alikabok. Diba? Buklatin na natin. Masira man yan siya, at least na napakinabangan natin. At ito magbibigay talaga ng magkakaroon talaga yung masabi mo na may himalang gagawin ang Lord sa buhay natin. Kaya namin ito ginagawa para yun, matuloy-tuloy namin mabuklat yung Biblia, hindi na matutulog. Kasi sayang naman, no? Ito, ganda-ganda ng Biblia ko, oh. Ganda-ganda, tapos hindi ko siya babasahin. Kahit ang akin lang, kung ano man yung maabot ng makakaya ko, maabot ng makakaya ng maintindihan ko, ayun lang. Ang Diyos naman, alam naman ni Lord yun. Kaya ngayon, papasalamat kami sa pangatlong araw namin ngayon. Tapos kanina, nagbukas ako, tinignan ko yung yung video. Uba, nagkaroon kami ng isang subscriber. Kaya thanks God. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Pinapasalamatan ko ang Panginoon. May taong hinipo. May taong naabutan. Hindi ko kilala yun. Ewan ko kung sino. Hindi naman yata nakikita kung sino nag-subscribe. Tapos, kasi ito naman wala naman talaga kaming yun. May mag-subscribe ang akin lang. Bahala na. Bahala na ang Diyos magpalaganap doon sa nagagawa naming video, dahil ito naman wala naman kaming alam talaga sa pagbabasa ng Biblia. Basta na lang kami nagbabasa dahil wala naman kami pinag-aralan Kaya ito, magsiselebrate kami ni DJ. Meron kaming isang subscriber at likers. DJ? Dalangin ko sa taong nag-subscribe, pagpalain ang kanyang buhay, sino ka man. Diba? Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam kung sino ka.
Thank you Lord. At alam mo rin yun, kung ikaw ang unang nag-subscribe, pagpalain ka ng gusto ng Panginoon, ang Diyos na po ang bahala magpala sa iyo. God bless. God bless po sa inyo, sa inyo at sa buong pamilya, kung sino ka man. Kung gusto mo o kung sino man makapanood dito sa aming mga video, i-ano nyo na lang, i-paki-post na lang yung bill para sa bawat video. O paki-pindot pala, paki-pindot. Kung, para sa bawat video namin na ma-post, makita mo ang mga bago naming video. Ngayon, mag-wish ka. Ikaw din, DJ, mag-wish ka. I-wish ko rin na dumami pang subscriber namin. Lahat ng mag-subscribe, pagpapalain. Pagpapalain ng ating Diyos. Dahil siya naman po talaga ang mapagpalang lubos. Lubos-lubos ng mapagpala. At ang Diyos din ay hindi nagtatangi. Basta ang Diyos na ang bahala. Nawa marami pang maabutan ng salita niya. Amen. 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 At dalangin ko rin na tuloy-tuloy namin gagawin to ni DJ. Hindi kami aabuti ng katamaran. Yun din ang inaano ko, dalangin. Na itong apo ko, magtuloy-tuloy din na sasamahan niya ako magbasa. Yan. God bless sa inyong lahat. Diyos na po ang bahala. Blow mo na, DJ. Dami na yung ating 1 million subscriber na. Amen. Amen. God bless us all. God bless. God bless.